Gumegewang-gewang at sumadsad na sa Batangas Port ang barko niyan na MV Super Shuttle Roro 2 ay sa Coast Guard District, Southern Tagalog. Nakaangkla ang barko sa bayan ng Bawan nang maputol ang angkla nito at natangay ng malalakas na alon. Sakay nito ang tatlong crew. Itinigil muna ang towing operations dahil sa sama ng panahon. Nakabantay ang Coast Guard para matiyak na ligtas sa pantalan ang Roro. Bago sa saksi, tila di alintana ng ma-rescuer ang rumaragas ng tubig at halos lagpas bewang na baha habang isinasagawa ang rescue operations sa dalawang barangay sa Binyan, Laguna. Gamit ang lubid, nagtulong-tulong silang ilikas ang maresidenteng stranded sa malawakang baha, bunsod pa rin ng hagupit ng bagyong Christine. Patay na ng matagpuan ang isang babaeng inanod sa ilog sa Zamboanga City noong Martes. Kasama noon ang babae ang kanyang pamangkin nang rumagasa ang tubig sa barangay Vitali dahil sa bagsik ng bagyong Christine. Nakaligtas ang pamangkin at humingi ng saklolo. Agad nagkasa ng rescue operations pero kanina umaga, natagpuan ang bangkay ng babae sa barangay Manguso. Pwede po mag-avail ng salary at pension loan ang mga miyembro at pensioner ng SSS na apektado ng bagyong Christine. Ayon po sa SSS, handa ang kanilang loan program para suportahan ang recovery ng kanilang mga miyembro. Pwede mag-apply online sa kanilang website ang mga qualified member. Gayun din po ang mga loan application ng mga pensioner. Pwede rin magtungo sa pinakamalapit na SSS branch. Ngayon po panahon ng kalamidad, hindi lamang tayo mga tao ang apektado. Pati na rin po yung ating mga alagang hayop. Kaya sa Lopez Quezon, tila independent ang isang asong kusang sumampas sa balsa para makatawid sa baha. Sa Sorsogon, ilang alagang hayop naman ang na-rescue sa gitna ng search and rescue operations matapos maiwan sa kanilang mga tahanan. Sa Quezon City naman, tiniyak ng lokal na pamahalaan na ligtas ang mga alagang hayop ng mga pamilyang panandali ang lumikas. Binigyan pa sila ng pagkain, bakuna kontra rabies at gamot kung kinakailangan. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!